Last 30 days, meron silang 1,700, maximum 26,900 US dollars sa kanilang maximum incomes. What is up guys? Welcome back to my channel. Again, this is Miko from Miko Tong Channel. Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So guys, may nag-request sa atin na i-review yung sahod ni Chona and my kids. So shout out to Joscoro Orpiada. So shout out sa iyo. So ito na, i-review natin yung sahod ni Chona and my kids. Ito guys is just estimated income lamang guys. Depends on video views and ads na lumalabas sa kanilang channel. So ang totoong sahod ng isang vlogger ay nasa Google AdSense, hindi na sa Social Blade. Pero ito guys is just an estimated income lamang para may idea tayo kung magkano yung daily ang kinukuha niya at saka kung magkano yung monthly and yearly. So guys, without further ado, let's jump into the video. So guys, we're back. So andito tayo ngayon sa Social Blade account ni Chona and my kids vlog. So guys, si Chona and my kids vlog, yung mga anak nito is half Filipino. So meron silang uploads na 616 uploads and subscribers na 290,000 subscribers and video views na 60,929,324 video views sa kanilang YouTube channel. And country, wala silang nilagay or NA. So channel type, people, user created last July 28, 2013. So sobrang tagal na nilang member ng YouTube. So 2013 pa sila nag-start. So titignan natin yung grade nila. Total grade B sa Social Blade. Rank naman ay nasa 29,577 Social Blade rank. Sa subscriber rank naman, nasa 71,665 rank. And video views rank, nasa 76,089 video rank sa kanilang video sa YouTube. Okay, country, wala pa, blank. So, tawag dito. So, people rank, nasa 9,831 rank sila. Okay, titignan natin yung subscriber for the last 30 days. So meron silang 23,000 na dagdag sa kanilang subscriber or 4.5% sa kanilang total subscriber na nadagdag. So video views, meron silang over 6.7 million video views for the last 30 days. So ito na guys, titignan natin kung magkano income nila sa kanilang YouTube channel sa lowest estimated income. So sa lowest estimated income nila monthly, meron silang 1,700 US dollars. So guys, titignan natin to sa peso. Itatimes lang natin sa peso sa 50. Palitan sa dolyar sa Pinas is 50. So itatimes lang natin yung 1.7 or 1,700 US dollar. So ayan. Okay. So 1,700 US dollar times 50. So meron sila 85,000 pesos sa kanilang lowest estimated income. So titignan natin yung kanilang highest range or highest estimated earnings monthly. So meron silang 26,900 US dollars. So yan, itatimes rin natin sa 50 pesos sa mababang palitan ng dolyar. So 26,900 times 50. So meron silang 1,345,000 pesos. Oh my God! Wow! Sa kanilang highest estimated income monthly. So guys, paalala lang ulit sa sinasabi ko ulit lagi, ito ay isang estimated income lamang. So hindi natin talaga alam kung magkano yung pumapasok sa account nila kasi yung sahod nila is nasa Google AdSense, hindi nasa Social Blade account. So ang sa Social Blade account is just an estimated. So minsan yung estimated na is exaggerated, sobrang taas ng ano nila, ng estimated nila, pero yung totoong sahod nila is nandoon sa Google AdSense nila at saka sa YT Studio nila. So yun ang hindi natin alam kasi private na yun. Ito kasi Social Blade is public. So ayan lang guys, so yung highest estimated income nila is 1,345,000 pesos. So titignan natin yung kanilang
yearly estimated income. So meron sila sa highest na sa lowest muna. Meron sila sa lowest estimated income na $20,200. So kita times niyo natin sa 50 pesos. So $20,200 times 50. So meron sila 1,010,000 pesos sa kanilang lowest estimated income ng kanilang YouTube channel. So 1,010,000 pesos. So ayan, titingnan naman natin yung kanilang yearly estimated income sa highest range. Meron silang $322,500. So ulitin ko, $322,500 o ita times natin sa 50 pesos sa mababang palitan ng dolyar. So $322,500 times 50. So meron silang 16,125,000 pesos. Oh my god! Wow! So 16,125,000 pesos. So ayan yung maximum na kita nila yearly. So guys, yearly ito guys. So inuulit ko ulit, paalala lang, ito ay isang estimated income. Hindi natin alam kung magkano yung sahod talaga nila na pumapasok sa account nila. It depends pa rin sa video views and ads na pumapasok sa kanilang YouTube channel. So kung mas marami kang in-upload na videos, mas maraming views, mas maraming ads, mas maraming kita. So hindi talaga siya accurate na ganun ang kikitain mo. Depends pa rin sa video views and ads na pumapasok. So ayun lang guys. So titignan natin yung kanilang daily income sa kanilang YouTube channel. So daily income nila, yung mag-start tayo ng May 21. So nung May 21 meron silang $57 maximum, $920. Nung 22 meron silang $64 maximum, $1,000. And nung 23 meron silang $47 maximum, $754. Nung 24 meron silang $77 maximum, $1,200. Nung 25 meron silang $49 maximum, $778. Nung 26 meron silang $51 maximum, $818. Nung 27 meron silang $50 maximum, $800. Nung 28 meron silang $63 maximum, $1,000. Nung 29 meron silang $63 maximum, $1,000. Nung 30 meron silang $52 maximum, $831. Nung 31 meron silang $50 maximum, $856. Nung June 1 meron silang $34 maximum, $546. And June 2 meron silang $51 maximum, $811. Nung June 3 ngayon meron silang $20 maximum, $115. So guys, paalala lang, yung kinikita ng isang vlogger ay nasa lowest estimated income. Hindi talaga siya nag-re-range sa taas, at it depends pa rin sa video views and depends sa ads na pumapasok sa kanilang video. So yun ang masasabi ko guys. So daily average, so ito yung daily average nila. Meron sila sa lowest na $56 maximum, $896. Weekly average, meron silang $392 maximum, $6,300. Last 30 days, meron silang $1,700 maximum, $26,900 sa kanilang maximum income. So guys, ayan, inuulit ko ulit, it depends pa rin sa video views and ads na pumapasok sa account or sa video ng Chona and My Kids vlog na ito. So hindi talaga accurate yung income sa YouTube depends talaga guys sa may ano, sa video views, yun ang masasabi ko. So ayun lang guys, kung gusto mo may pa-review kayo na mga vloggers or kung sino mang kilalang artist, so pwede natin i-review sila. So comment down below, titignan natin kung kaya natin i-review yan. Kakayanin i-review. So kung gusto mo magpa shoutout, please comment down below and we're going to shoutout you on the next vlog. And ayun lang. So, God bless inyong lahat. Stay safe. Dahil nga maraming nangyayari ngayon sa mundo. So, hindi natin alam kung ano pang mga mangyayari. So,
stay safe na lang tayo at stay at home. And once again, thank you for watching this Miko from Miko Chong channel. And see you on my next video. At peace. Yo.